Okay. Ang tagal na nating hindi nakita ang Kimi sa isang pro play. Last time na nauso itong meta ng Kimi was M1 pa. Unti-unting nawala nung nagkaroon tayo ng funnel strategy kung saan umuso yung mga assassins. And up until now, first time in a very long time. Yes. Rainbow using it. And na-mention natin kanina na si Rainbow ay isang player na kayang gamitin ng kahit ano. Yep. Absolutely. Mm-hmm. Again, you have to start na, tignan nyo, sundan natin yung Kimi. Okay. No, tignan natin kung gagawin ba niya yung trabaho niya na tapusin agad yung laro. Kasi yun yung pinakritical para sa Bigetron. Oo. So, kung titignan mo yung mga heroes na backup ng Bigetron Alpha, puro pang zone out sila. Like the Tigreal, laging threat yung Flicker, Implosion, tsaka makunat siya so pwede siya pang zone out. Obviously, you have the Yuzhong. Oo. Pwede nga naman doon. At may Chang'e pa. So, all of the other heroes ay pang zone out. Yes. Zone out nation. Box out. Ang side ng Bigetron Alpha para hindi rin, para mahiwa-hiwalay din, actually, ang side ng Blacklist. Oh. Pero sabi ng Blacklist, try natin. Stolen! Stolen! Easy peasy, lemon squeezy, like legit. Like legit talaga. Like it's so legit, yo. Alam nila na nag-retry sa ano eh, sa Lito. Oo. Nakita nila. Ba't mo naman kasi papakita yung retry dun sa... Mali. Oo. So, Venus. Too soon, son. Too soon. So, mauuna dito si Venus pagdating sa mid lane. Yes. Denied XP. Mm-mm. Plus, buff on an Eve. Good luck. Man, alam mo si Venus, nadagdagan yung ano niya eh, nadagdagan yung firepower. Firepower, alam mo bakit? Kasi kumbaga after nung championship niya, nadamay pa pati halaman niya. Ay, oo, so, galit yan. So kumbaga, gugulin yung ano, halaman niya. So kumbaga bibili na ng puno yan. Si Venus, kapag nakuha nila, yung panalo. Pag nanalo, bibili ng ano, ng fence. Bibili ng fence, bibili ng garden. So hindi pwedeng mangyari greenhouse. Ulit. Oo, ngayon, sabi niya dito, laban na as Venus, nasa loob dito, naku, nakakamiss din yung mga dragon na close na yon. As si Matt, si Kuya Matt, ay! Si Kuya Matt! Yes, on the target! Dito, of course, ng Chase Fate, salpak para kay Wise, pero dalawa na naman tayo sa side ng Blacklist, habang si Max, pula doon si na Max! Rin dito. Hindi nila nire-respect, double sapak pala to! It's a double sapak! Double sapak pala to kay Edward at saka kay Wise! Represent! At doon, Blacklist represent! At doon, 2-3 is the scoreline. What happened there doon sa laban na yun? Hindi nila pinansin si Vice. Like, hindi ko gets. Yun na nga yung advantage nila eh. Lamang sila sa early game laban sa isang Aldous. Yep. So, bakit iba yung naging targeting nila? Priority. Na zone out si Rainbow. Tinauhan agad siya ni Edward. Tapos, in fact, napatay pa nga si Rainbow eventually. Tapos, na-cancel din naman yung Ultimate Dreams. Or at the very least, na hindi nagamit ng totally. Yeah. Kaya nung pagdating ni Max, nakakuha siya ng last hit ng isang kill, pero eventually napatay din siya. At kay Wise pa napunta yun. Maganda yung nangyaring exchange for the side of Blacklist. Mm. And yung steal kasi... It's wow. Yung steal din kasi ng purple buff na nagawa ni Venus, naka-apekto din doon sa team fight. Yeah. Oo. Underleveled yung Ling. Kulang ka sa level, tapos sa laban ka. Expect mo na mangyari yun. Oo. Tapos ano ba yung akala ko ba si Rainbow yung pang early game nila? Ba't parang balik na natin? Medyo mahirapan kasi kailangan pa ng item ng Kimi kahit paano. Meanwhile, laban dito, sina Oheb. Yun na yung real world manipulation. Kablaw! Ni Oh My Venus, Tsunawi is real and look at this. Bada Tsunawi. Rafaela na numunormal. Dalawa na wala sa side ng Bigetron Alpha. Level 5 si Rainbow pero mukhang unang magpupush. Ang side ng Blacklist, si in the bottom side. Eh, ulit ko, hindi nagiging focus si Wise. Like, libre lang lagi si Wise. Hindi ko alam bakit nakaka-stuck siya nung walang problema. Eh, yung ano, main dilemma sa isang Aldous, eh, parang hindi mo talaga alam kung may enough na damage ka ba para patayin talaga yung isang Aldous. May shield eh. May shields kasi. Lalo na tank build. That's right. Ang pinakamalaki talaga problema ngayon na nakikita ko para sa BTR ay si Eomai Venus. Yung Eva ay sobrang taas na ng damage output, napaka-komportable na at tinutunaw na nga sila. Oh man. Pause muna tayo. Pause muna tayo. Yan, dahil may code na lalabas. Ano yun? Check nyo na yan. Ganun. Hindi ko alam eh, basta. Hindi ko rin alam eh, hindi na marunong. ang hirap nung ganun eh. Oo. Ganun na lang. Yan. Wala na. Alright. So, ang nice lang natin sabihin dito ay unti-unting nagkaka-farm si Venus. And nagiging dilemma na din to para sa side ng Bigetron Alpha. Tama si Rockart, it's all about the early game for Bigetron Alpha. There's a reason why they picked up the Kimi para makakuha kagad ng mga early push. Ang sakit ng damage ng Kimi Chang'o,
parehas ng range late game, pero mas masakit ang Aldous. Hindi nila na nga lang nagagawa yung gusto nilang gawin. Katulad na sinabi ni Rockheart, na kailangan mag-push sila at makumuha ng outer turret and shields. Ito yung mas mahirap sa isang Kimi mid lane. 5 minutes lang yung window mo kasi after 5 minutes wala ka ng outer turret energy shields. In fact, sila pa yung nakukuha. Oh. Nauna pa. Wow, full energy shield. Ang sakit na device. Nauna pa, level 5 si Renbow. Meanwhile, si Oh My Venus ay level 6. Nabuo niya na rin yung Ice Queen Wand. So super slow ka na talaga sa loob ng real world manipulation. Oops! And now, Dreams, Renbow, and of course, Max, trying to make a play. Nagaanap sila. May reset tayo ngayon. Sino mauuna this time sa Turtle Take? Now, for the Turtle Take, obviously, mas maganda yung setup ng BTR. Nauna na agad doon si Dreams. As in, hindi na siya nag-support. Hindi siya nag-roam. Oo. Talaga nakapwesto na siya. Yeah. Alam mo, nagme-make sense na yung Kimi. Kasi kung iisipin mo, pwede mong nakawan yung Aldous eh. Oo. Ng mga creeps. Kasi mabilis din yung ano mo eh, yung creep taking potential, yung jungle taking potential. Pero with the gap, yeah, na nakita natin, lamang this time ang blacklist. Yeah. Alright, si Dreams na zone out. Uy, malaking dragon ha. Malaking dragon. Tignan na natin. Matt coming in. Pasok yeah, ngayon dito. Pero syempre, nakuha pa rin ni Wise yung turtle. Meanwhile, real world manipulation coming in. Sapak! Mula kay Edward. Yun naman pala. The MVP, man. The season 7 MVP. Secondary punch naman pala. Yung kay Wise. Yun pala yung primary punch. Yung kay kaibigang Edward. Pambansang kamao pa rin. Pambansang kamao. Serious punch. Mula dito kay Edward, mala One Punch Man taking down Hero sa side ng Big John Alpha. May gusto na may kailangan na tayong maisip na tawag kay Edward kasi para sa ngayon na pwedeng Boy Harang muna. Si Boy Harang. Ito yung kanyang bread and butter kung bakit siya nanalo dun sa Brain Esports, bakit siya nanalo sa Execration at sa Aura. Oo. Kasi nahaharangan niya palagi and yung tamang target yung hinarangan niya. This time si Rainbow, si Edward talaga ang tunay na nakapokus. Sabi niya, kailangan ko lang gawin. Huwag ko kaya makapwesto si Kimi. At yun yung lagi niya ginawa. For minute one, hindi makapwesto si Kuya Rainbow. Nahihirapan si Rainbow dito. Ginulpidigul na tayo ng Kimi pick na to. Pero yep, si Edward parang chillax-chillax lang eh. Oh. Yes, Edward, focus. Ito yung target ko. Focus. Oh. Focus. Yun, ayun o, parang ayun ganun. Wala talaga. Kahit yun yung nakatoka siya dun eh. Buhatin mo kahit masuka ka pa. Oh. Kahit pamilya mo pa. Buhatin mo. Edward and Wise, the double knockout punch combination for the side of Blacklist International. Of course, with the help of OEB and Esson, zoning out Bigotron. Nabanggit mo to Wolf, mas zone out capability yung Bigotron. Mm-hmm. Pero ngayon, lamang na lamang na ang Blacklist International. 4,000 na. Again, pinagmamalaki sa atin ng mga Indonesian casters, sila daw ang late game. The late game team. Unfortunately, ay mukhang hindi tayo apot doon para sa Bigotron Alpha dahil maganda yung ginagawa ng lahat ng members ng Blacklist International. Yung totoo. Dapat na nang zone out, sila pa yung zino-zone out. Totoo. At ang sagot lang, napakasimple, Edward Pacquiao. Edward Pacquiao. Magkamag-anak na sila ni Renjo. Oo. Kapatid. The newest Pacquiao in town, Edward Pacquiao, together with the Aldous. Yeah. 8-4, third turtle of this game right now, and mukhang hindi nagiging effective itong Kimi strategy ni Rainbow. 0-3 yeah, right now para kay Rainbow. And the mention ni Rockheart, late game team, late game din ang Aldous, Rockheart. Exactly. Again, looking good so far. Aray Wise, ayan na. Go. Mukhang tapos ata ang boxing na pa-ultimate yung time wheel. Pero si Wise, isang sapak lang, one punch Wise. Napansin mo, no? Feeling ko, pakito na talaga ang Filipino offlane na yan, Pinakita ang pakito. Oh. Napakita si pakito. Edward, doing wonders for Blacklist International. At ito yung strength ng Blacklist. Pag na-activate mo yung dalawang side lanes nila, anyone can initiate. Yep. Three protect one, tapos si Edward nasa gilid. Scary. Man, galit na galit si Edward ngayon. Kuya Edward nyo, galit na. The question is, can Bigotron Alpha come back? No. Parang ang hirap na. Medyo mahirap nga. Even if you play on the late game, 500 sucks, I'll just take a one hit lang yun. I don't think they di can. Di tayo abot dun. Kasi yung Bigotron Alpha, sobrang reliant nila na makakuha ng outer turret. Sabi ko nga, yung
Kimi na support, ang window talaga niyan, 5 si minutes lang, Max! Oh, Max! Man, si Kuya Max! Hindi na kailangan si Wise eh. No need Jay Spade. No need. Pang scout na lang yung Jay Spade. At ayan na! Nakupo! One hit combo, pari! Pwede pala yung one hit combo. Bilangan nyo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, knockout! Yeah! Knockout na, hindi na kailangan. Ring the bell, ring the bell! TKO na yun. TKO eh. Sabi ni referee, tama na. Throw the towel! Throw the towel! Edward O.F., the Wonder Kids. Kaso kasi, si Kuya Edward, pag binigyan mo na ng ano yun, oh, nang pakito, si Boy Harang eh. Alam mo, Manjin Wolf, di nakakatakot dito. Parang it's just another day in the office for Blacklist. Yun parang eh. Wala namang special silang binago eh. Kasi kung iisipin mo, kaibigang Rockart, kapag umabot tayo ng super ultra late game, ang daming iisipin ng Bigetron Alpha. Una, isipin nila si Wise. Pero may bumabalagbag din. OHIP out of nowhere. OHIP out of nowhere na Alice. Ang daming damage din ng side ng Blacklist. May ano ka pa, may Eve ka pa. Tapos si Eson, pindot-pindot ng first kill. Speed lang. Ay, nako. And Eson, uy, ito na yung target nila, oh. Si Eson na, nabati. Minention nyo kasi si Eson, eh. Napansin oy, ikaw yun na. ikaw na. Minention ko pa kasi, eh. Oh, hindi pa na-reason. Oo nga, eh. Pero, easy, Lord. It's not a problem. It's not a problem. Libre po, lang. Ayan na! Bang! Kabim! Ito si OF. Ikot. Oh, may Venus! Walang katakas-takas! Pinasarap lang tatlo eh. Tatlo yung parang toll gate na kailangan niyang daanan. Ang mahal nun! Nakalagpa siya dun sa dalawa yung huli. Oh. Hindi niya inaabot. Wala nang laman yung load. Wala nang gasolina, pre. Nalagpasan niya yung ulti ni Aldous. Nalagpasan niya yung talon ni Oheb. Pero si Oh My Venus, hindi niya inaya. Gulat siya eh. The real world. Oh. Grabe, man. Gulat siya. Natrap. Sabi niya, ay, ganito pala dito. Ganito pala yun. What a painting na corner. Grabe. Okay, ito na Blacklist, mga tol. Ito na si Edward. It's the Edward play. Edward Pacquiao. Suntok lang. Punch man. Ang hirap, no? Kung ikaw yung Bigotron, mapapatunong ka, kaya ba today? Kaya ba today? Ang hirap, eh. Ilang stacks na si Edward? Hindi natin makikita, eh. Hindi tayo takot sa Dragon, eh. Parang arawada na lang yata yan, eh. Oh, ayan na nga. Pumasok pa, lumipad pa si OF. Ay, tapos ang boxing! Tapos talaga. Tapos tall beats. Tapos ang boxing, 3KO, 3KO. Tapos ang boxing, tall beats. 3K yung isang hampas ni Wise. Si Wise, ayun o, sinusuntok tayo. May utang pa. Ayun o, last hit sa base. Last hit sa base. Ay, hindi. Ay, walang TP. Wala. Kabim na lang. Uy, pero chillax lang. Blacklist International. Tapos na yung laban.